versus Apoy Esports. Nakaisa na yung Anchor Esports. Dadalhin ba tayo sa third game ng Apoy Esports or diretso 75k Globe Cup points na para sa Anchor Esports dito, madam? Abangan natin. But for the meantime, tingnan natin yung mga matchup ng kanya-kanyang lanes natin. Sa top side, definitely makikita natin na possible dito na mas... Well, pareho lang sa in terms of hopes kasi of course we can still consider them although may mga range damage dito ang Akali as well as the Galio. We can still both consider them as melee type. Yun. Sa bot side naman, I think I'm seeing the upper advantage between the on that Lux and the Kai'Sa dahil nga range dito si Spite sa kanyang Lux. So in terms of poking, lamang yan. Kumbaga, bawas-bawas na siguro ang buhay dito ni Yishimi bago pa siya makahapit. Kaya makikita natin mas naka-advance dito si Lux at si Kai'Sa sa bot side. Si middle lane, makikita natin dito ang ating Zeke. Pero teka lang, bot side. Yeah, naging aggressive yata dito. Ito si Ishimi at si Ken. But then again, nahuli sila nung light binding. Nice light binding though. Coming from Spite to stop that aggression na binibigay dito ng side ng bottom laners, ng side ng Anchor Esports. Anchor Esports. But then again, nice try though, nice try. Pero pwede pa nilang gawin ulit yan mamaya. Kaso nga lang, huwag sila masyadong ma-acid. Yun nga kasi hindi naman masyadong kawalan nga yung light binding. At kapag nahuli ka niyan, pwede talaga silang as in ma-punish. Let's say nag-rotate na agad itong si Les. It could be an instant 3v2. May eagle pa sila doon. Meanwhile, Orianna, wala pa shockwave dito. And hindi din naman kasi siya yung pinaka-the best na champion na makakapag-protect sa'yo. Pero mukhang magkakasalbong sila dito na may bandang damo na may light binding na may kasama pang flow coming from this guy. At sinundan pa nga even under the turret. Hindi na siya naka-touchdown on that Honeyfruit. Nice try though. The first blood will be claimed by Apoy Esports dito, madam. Ang ganda ng ginagawa ni Les dito. Actually, na-mention mo, diba, na delikado itong si Ishimi at si Ken sa bot lane part of the map. Kung pumunta si Les, actually, papunta na si kanina. And ngayon, maabalik ka nila dahil nag-fail. Ito na nga. Yeah, pero this time, wala pang assault and battery. Itong si Les, pero pinasukan na nga nila yan. Mukhang may ipit dito si Ishimi, pero makunat naman yan as a Brom. And wala pa silang tumama man yung light binding, hindi magiging enough yung damage nila to follow up that kill and to secure another one para sa side ng Apoy Esports. It doesn't matter kahit walang assault and battery. Bolt breaker lang, sapat na. Just go for the stun, i-connect mo lang yun, and then mananock up na. Kasi makikita naman dito ang taan, layo ng overextension dito ni Ken at saka ni Ishimi. Forcing them back to go back nga and makamiss ng mga konting minion wave sa mga CS. Pero sa top side, Yep. Mukhang hindi naman na din i-go ni Cass. Itong si Kaisho at the top lane, though low health, force TP out na nga lang itong si Kaisho kasi napaka-low health niya na doon. So nag-stay pa siya doon at magma-assim, pwede pa siyang mayatarp neto ni Cass. Kumbaga parang ano eh, purposely pinauwi. Not really intending to kill him, but gap itong si Kaisho at the top lane. Para nga naman makapag-rotate kasi Dragon is almost up, less than a minute, and mukhang nagsiset up na dito yung Anchor Esports, madam. Nahanap talaga ng setup yan. Pero hindi muna sa ngayon dahil sabi nila, okay, siguro pa first item muna tayo ang Kaya. Kasi mapapansin natin si Lee Sin dito, itong si Kaya, wala pang gank na nangyayari. Mukhang gusto niya kumuha ng first item muna bago ang lahat. Pero sa ngayon, reset time na for almost everyone. Oo nga eh, napansin ko nga din dito kay Lisin. I think nag-work siya para makakuha ng GA but wala pa yung GA, hindi aabot yung GA niya for the Dragon fight. Unlike Vi, nakakuha naman din siya ng isang kill against Anchor Anchor Esports, oo. But ito na nga, yung fight ng the Dragon is up, that would be the Ocean Drake. And mukhang present yung apat sa side ng Apoy Esports at mukhang susunod na rin. Itong si Galio, may heroic entrance yan. Every ultimate is up right now for both sides natin. And mukhang parehas lang din sila ng set-upan ng placement ng mga wards dito sa may river. Yun nga lang Apoy Esports, nakuha nila yung Scuttler around that Drake. But no, ipaghihintayin muna nila yung Drake as for now. Kasi nagtatantsahan sila eh. I think naghihintayan sila kung sino yung unang papasok, sino yung unang mag-i-initiate para magre-react na lang yung kabila. Oo nga naman, kasi may mas advantage nga naman yung kabila kasi mas, sabihin natin, mas mapoposisyonan pa nila yung papasok dito, pwede pa nilang ma-turn over. Pero babalik sila dito sa may Drake. Again, Anchor Esports, abang-abang lang, they have clear vision sa loob ng pit as well as dun sa may river, though hindi nila nakikita ngayon yung
position dito ni Shanso. Nakaabang lang sila eh. Nakaabang lang sila nang may maliligaw. Closer nasa bottom pa din. The Scryer's Bloom will be used para lang mag-deward doon sa area na yon. But then again, nakakahiyaan pa yata mag-dragon to, madam? Oo, kasi pareho sila may poke potential. Although nakikita ko yung upper advantage din dito. Kung makakuha ng free hit dito sa ikatian range, si Closer. Pero maganda yung respeto na ginagawa rin ng Anchor Esports dahil gusto nilang makasigurado. Although they have great potential din naman in getting that setup from Deathbrom. But kahit meron sila noon, again, you mentioned heroic entrance up dito para sa side ng Apoy Esports galing kay Kaisho, and I think yun yung gusto nilang iwasan. So talagang patience lang muna is the key for the meantime. Yeah, patience is the key, and with that patience, nakakuha na nga ng GA dito itong si Lee Sin. Let's see kung papasok na ba talaga sila, kasi Apoy Esports sila yung unang pumesto dito sa pit. Again, nakakalagay lang nung wards na yon sa loob mismo ng pit, at kitang kita sa CCTV na nagda-dragon dito yung side ng Apoy Esports. Wala pa naman pumapasok sa side ng Anchor, pero here comes Lee Sin with the sticky long poppers. Very anticipated final spark at makonect naman yan sa mga nila, pero mapapasok na nila dito yung GA. Lee Sin, here comes the heroic entrance. Medyo panako lang, distansya muna away Anchor Esports, pero mapapasok na din nila yung GA dito on this fight. May iwan yata dito guys sa may bandang din na Kaisho to mga sasabog na in the form in the hands of Tristana with the double kill. Pa nga na nakahabol nila itong si Bai habang napatay on the try push itong si Pro, but then again hinahabol nila yung dalawang natitira pa para sa side ng Apoy Esports na iniipit nila. Spike matatatakan, binalikan, at yatap na nga si Chanson na lang natitira. This 6 wala naman siyang mobility, but then again hindi na magpo-push further yung side ng Anchor Esports dito. Ita-translate na lang nila yan for a push na lang talaga dito, dahil yun naman talaga yung goal mo. Put the pressure dun sa baba ng mapa natin para mas madali tayo position sa top side. So yung kanina nakita natin dun sa clash na nangyari sa first dragon, ano, hindi na zone out yung likod ng wall or wala silang vision, pero alam nila na lisin yung kalaban nila. Pero teka lang, naku, may team fight na naman tayo na nagaganap dito. Naaabangan ng tropa itong si Kuya Brom. Anong makunat? Walang makunat sa marami. That's the Protector being down sa side ng Anchor Esports. Apoy Esports, sinisimula na nila itong Rift Herald out of position dito. Itong Anchor Esports, yung kanilang jungler, and uncontested yung Rift Herald na yan. MIB on the middle lane, tatama naman yan, pero the please lang, just to protect din yung kanilang middle turret dito para sa side ng Apoy Esports. But then again, kasama nila dito yung Rift Herald. I think meron pa rin fight na mangyayari, natatakan with pwede pasukan ng Killer Instinct kung sakaling maging low health dito itong Kaya. Meron kami sa behind itong Assault and Battery na pinasok galing kay Death, pero si Cass, lahat sila may tatak stasis para ka naman makasurvive with the bouncing bomb. Pero then again, hindi makakasurvive itong si Kaisho. 1-for-1, nope, buhay pa itong si Cass, patay si Kaisho, 1-for-nothing. Lamang naman ang onti doon yung side ng Apoy Esports kasi they managed to push that turret at the middle lane. And it looks like mapo-force silang mag-reset as for now. And I'm not sure, no, madam, if kakayanin pa ng Apoy Esports. I mean, I think kaya pa naman ng Apoy Esports. So, Anchor Esports, tinatranslate nila yan for a push din. Kumbaga, babawi na lang din sila ng push at the top lane. Uncontested yan, sabay reset or TP. Pwede din nilang i-pressure yan. But, sama-samang umiikot dito yung Apoy Esports. And Kaya, mukhang mauhuli siya na nagpa-farm dito. Uy, teka lang, Brad. Nagpa-farm lang ako, pero mukhang iipitin na dito si Cass. Though hindi nila makikita dito si Cass, makikita nila with the shadows and Chan. Oh, sige, ayaw niyong papatay. Tori na lang ang kukunin namin. Alright, I guess we're just waiting for the dragon. Right now, na mag-spawn, medyo malayo pa naman yung dragon natin. As well as the scuttler. Para nga naman meron silang vision dito sa may jungler. Pero meron din naman yung Apoy Esports na vision sa loob ng jungle. This time around, yung Apoy Esports warded na yung behind ng wall Maria dito sa may dragon pit natin. At kita nila yung mga pinanggagalingan dito ng side ng Anchor Esports. At dito naman si Moy. At dito din itong si Ishimi. Light binding para dito kay Moy. Pero ang top lang yon para ma-secure nila fully itong scuttler na ito. But then again, Anchor Esports, mukhang sila naman yung naghahabol. Doon dun pa din naman yung pressure na coming from Akali at the top lane. They still want to push this middle turret. Coming from the side ng Anchor Esports, it's a heroic entrance to the MIB. Wala masyadong damage na binigay yan. Two information na pwedeng gamitin dito ng Anchor Esports yon. There's no heroic entrance, there's no MIB, na mukhang hinahabol pa nila dito yung Apoy Esports habang humakatok na on the second turret. Etong si Kaza at the top lane,
And mukhang nag-i-invade na dito yung side ng Anchor Esports. 6 seconds, mag-i-spawn na yung Dragon natin as well as the Baron just now. Up na rin yan. They're going for a reset para sa side ng Anchor Esports. Probably preparing for the fight on the Dragon. Meanwhile, makikita natin Apoy Esports. Ang dami nilang mata dito sa loob ng ating, dito around the Dragon Pit. But then again, paubos na yung mga wards na yan. Nagsiset up na rin dito yung Anchor Esports. Uy! Mukhang trade lang yung gagawin dito ng Apoy Esports. Sige, sa inyo na yung Dragon. Nope! Hindi itutuloy ng Anchor Esports. Yung Dragon natin, they're going for the Baron kung saan ito yung tinatrabaho ng Apoy. Here comes the light binding na mabuli nila dito si Cass. Light, I mean, Final Spark. Magkoconnect yan, pero the please lang para dito kay Kuya Nyo Ishimi. Mukhang itutuloy ng side ng Anchor Esports ang sinimula ng Apoy Esports. Pero here comes the MIV. Let's umalis doon sa may loob ng feet. Nakuha na nga yung Baron ng side ng Anchor Esports. Papapap yung GA dito ni Vi. At mukhang looking for more. Here comes the Mirror. Nakaangat nila dito si Les. And that coming from Tristana will be enough to take him down. Minus one. Napakasakit nito. Mm-hmm. Apoy Esports, sila yung nagsaing. Anchor Esports ang kumain, madam. Oo nga, nako. Grabe naman. At pasensya na. Nawala tayo dun sa init ng laban ng parehong teams na to. Sana okay pa kayong lahat. Pero ito na nga yung lead na meron ng Anchor Esports. Dahil meron sila ng Baron buff dito, definitely iti-take advantage nila na i-prioritize yung lane sa bawat mapa natin. At syempre, habang may buff yan, may opportunity naman din na dito kuhain yung third or rather yung second dragon na available, eh tatrabawin na lang yan. Kaya kahit si Lee na lang yun, okay na yan. Tapos push din tayo sa Pantore. Yeah, meron silang Baron buff dito. Eh. Matapang yung Anchor Esports dito. Eh. But Apoy Esports, ita-translate na lang din nila yan to pressure at the top lane. Kaso mukhang willing humabol si Akari at the top lane. But gusto natin makita dahil sa 2v1. Kaya nga ba yan ni Kat? Mukhang hindi. At mukhang kayang-kaya niya nga yan. Kat, napabagsak niya itong si Closer. At double kill pa nga. Nung hindi natin nakita yung team fight at the top lane. Pero I can see well, that's the perfect execution. Being perfect with the 2v1 on this Akali. Habang nagpo-push lang, nagpo-pressure lang dito yung apat ng kanyang mga katanga na mabubuntasan dito, yung inhibitor turret ng Apoy Esports at the bottom lane at looking for more yung Anchor Esports to destroy this middle inhibitor turret din. And I think medyo distansya muna or pwede nilang ubusin lahat ng inhibitor dito, madam. I think pwede. Actually, yun pwede nilang to talaga pressure na yan. Still giving respect on Apoy Esports kasi akat siminan nila yung natitira pang inhibitor turret ng mapa eh. Pero yun din, sabi nila, gusto pa nila ng exposure. exposure talaga muna. Pero hindi, real talk naman, talagang ano, hindi mo pwedeng i-discount pa rin na pwede ka ma-punish or pwedeng ibigay mo, magbigay ka ng shutdown dun sa kalaban mo. Kaya kung alam mo, sige, talaga, mamba out. Yeah, mamba out. Yun nga yung ginawa dito ng Anchor Esports. But I do think Anchor Esports, taking it slowly but surely. Maganda nga naman yun na mas sure ka kesa yung pabara-bara lang na baka magkaroon pa sila ng mistakes, magkamali pa sila. Yun pa yung maging ugat na makabawi dito yung, na, yung Apoy Esports. Pero for Apoy Esports, yun nga yung kailangan nilang hanapin against Anchor Esports. Na magkamali dito yung Anchor Esports. Let's say makita sa isa-isa yung Anchor Esports. Pero ito na nga with the light binding, Final Spark. Mapatap isa yung mga nasa likod. And the Fisher will be there. Mapapakangat yung dalawa or tatlo. Here comes the Heroic Entrance. Wala naman tatamaan yun. Or the place lang. Si Les ng patigas dito. Pero hahabulin pa rin siya dito ni Moy. Meanwhile, nag-aklasa na yung Apoy Esports. Napatay na nga itong si Les na iwan sa may bandang likod. Nakasama niya pa nga si Chansu na bumagsak at tumukod sa harapan ng Anchor Esports. Kinakatok na ang kanilang pintuan na natitirang tore para sa side ng Apoy Esports at mapapabagsak na nga din muna itong si Kaisho even before the inhibitor. Nexus will be out in the open at mukhang hindi na lalaban ng Apoy Esports. This will be a 75k Globe Cup points na masesecure ng Anchor Esports. Pero in fairness naman sa Apoy Esports, ang ganda ng gank na sinet up nila doon sa bush na pwedeng pagdaanan ng Anchor Esports. Pero dahil nga doon sa draft ng Anchor Esports na again, tatlo doon sa chapter nila, very mobile, may setter sila, ang isang Brom, kaya naman dito makikita natin ilang beses nagsayaw si Kaz, ilang beses.